Nakasa ang ilang bus driver sa isinagawang random drug testing sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, ilan at bakit daw tumakas ang mga driver na ito? Cheryl, apat ang bus driver na hindi na mahagilap nung isasalang na sila sa drug testing ng Land Transportation Office itong Lunes. Well, tingin ng pamunuan ng terminal, kinabahan ang apat na bus driver na baka magpositibo sila sa pagsusuri. Abay, kasi naman, ito'y matapos, may magpositibong dalawang iba pang driver sa illegal na droga nung araw na yon. Naghahanda na si Mang Alberto na imaneho ang kanyang bus papuntang Pio Duran sa Albay. Hinihintay niya na lang ang random drug test na isinasagawa lalo kapag peak season sa mga terminal. Ano ko naman patulang pa drug test kasi para patunayan ko na hindi ako magamit. Kung wala ka namang hindi ka man ang gagamit, bakit ka tatakas? Si Mang Roger naman, na 7 taon ng bus driver, panatag na hindi siya magpopositibo sa drug test. Kahit araw-araw pa, para sa amin naman yun, sa sarili namin yun eh. So para sa aming trabaho. Hindi tulad ni Mang Alberto at Mang Roger na handa na sa drug testing, may apat na driver na tumakas. Ayon sa pamunuan ng PTEX, biglang naglahong parang bula ang mga driver na ito nang isasalang na sila sa drug test. Hawak na nga raw ng mga tauhan ng LTO ang lisensya ng mga tumakas na driver. Pagka sa tingin nila, sila ay hindi papasa, so umiiwas sila talaga, no? Which is nakakalungkot, di ba? Kasi dapat maunawaan nila yung pag-take ng magandong mga substance, hindi lamang peligroso para sa mga pasyero nila, but for them personally. Hindi na pinangalanan ang mga tumakas na bus driver, pero pinaghahanap na sila ngayon. Kung hindi sisipot, masususpindi ang kanilang lisensya sa loob ng 1 taon. 2 driver naman ang nagpositibo sa illegal na droga. Kinumpiska na ang kanilang mga lisensya. Dagdag din ng PTEX, random pa rin ang mga isasagawang drug testing. Kaya walang lusot ang sinumang balak tumakas dito. And tendency, if you announce this, umiiwas yung mga tsupera, no? Lalong-lalo na yung medyo kinakabahan na magpopositibo sila. Sa mga pasahero namang pupunta sa PTEX, bawal pa rin magdala ng armas, matutulis na bagay, paputok at anumang gamit na pwedeng pagmulan ng apoy. May mga pulis at canine units na nag-iikot para inspeksyonin ang mga bitbit ng mga pasahero. Sa huling tala ng PTEX, aabot na sa mahigit 103,000 ang mga pasahero sa terminal ngayong araw. Tulad ng ibang mga terminal, bukas pa nakikitang daragsa ang mga pasahero dito sa PTEX. Pinaghahandaan na rin ng terminal ang buhos ng mga pasahero pagsapit ng Sabado de Gloria hanggang Lunes. Tinitiyak naman ng PTEX na may sapat na biyahe para sa mga pasahero dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.